Morning guys, sana okay lang kayo. Bali, may nagtanong sa atin na isang kababayan natin, hindi ko lang alam kung papunta na siya rito or nag-apply siya, pero ito nga yung sabi niya. Kabayan, thank you for this. Sana mag-vlog ka rin ng experience nyo pagdating. Ano ang mga pre-arrangement na ginawa, like bahay, paano naghanap? Also, if ma-share nyo kung paano kayo nakasurvive for the first 6 months or 1 year. Pakisali na rin yung sa mga bata, paano yung kayong dalawa yung nagtrabaho. Thank you. Would help a lot. So, ayan po yung katanungan ni Sir Ben Galay. Yan, isa yan sa mga trabaho ko. Ang ayusin ng basurahan. Kasi pagtapos nila kolektahin yung mga basura, iniiwanan lang nilang nakahambalang yung mga basurahan dyan sa paligid. Kaya ayun, ako lang ang magliligpit. Noong nakaraang araw pala mga dre, nakaraang linggo, meron ding kumbaga nag-message sa akin sa Facebook. Tapos yun nga, tinatanong niya kung pwede ko raw siyang tulungan makahanap ng bahay rito. Kasi from Singapore, papunta siya rito sa Quebec by September. Tapos mauuna lang siya sa pamilya niya, sa asawa niya, tsaka mga anak niya ng ilang linggo siguro. Tapos susunod din sila. Tapos yun, tinanong ko nga kay sir kung ano bang sistema, kung bibigyan ba siya ng accommodation ng company nila. Sabi niya hindi nga raw, ang ibibigay lang sa kanya parang yung pamasahe sa eroplano, tsaka may allowance siya tang ibibigay sa kanya na siguro ayun yung magiging pang-upa niya sa bahay, parang ganon. So sabi rin ni sir na wala siyang relatives dito, kaya yun nga nagpapatulong siya maghanap ng ng bahay dito sa Quebec. Ang pinakamaganda po talaga sana kung mag-move kayo rito sa Canada is dun po kayo sa lugar na kung saan meron kayong kakilala. Kasi po kagaya nga po niya, no, halimbawa ang papunta na kayo rito, syempre kung may kakilala kayo, at least baka sakali pwede nyo silang mapakiusapan na sa kanila muna kayo tutuloy ng ilang gabi. Ngayon, sa kaso nga nitong isang kababayan natin na manggagaling sa Singapore, sabi niya nga wala siyang kakilala rito o kamag-anak, kaya nagpapatulong siya sa akin maghanap ng apartment. Malapit lang naman yung pagtatrabahuhan niya sa akin. Kumbaga, mula rito sa amin sa Montreal, 45 minutes lang, 30 minutes lang nandoon na sa pagtatrabahuhan niya. Pero yun po, pag may sasakyan ka, pag public utility vehicle, medyo mapapatagal. Aabutin siya ng 2 oras hanggang 2 oras at kalahati. Ganun po ka-hassle pag wala kang sasakyan dito. Kaya ang sabi ko na lang sa kanya, instead na hanapan ko siya ng bahay, sabi ko sa kanya, dito na muna siya tumuloy sa bahay ko. Doon muna kami sa sofa matulog na mga ilang gabi, hanggang sa kumbaga mag-scout siya kung saan siya hahanap ng bahay, kung saan siya kukuha ng bahay. Nang sa ganun na hindi siya mapuwersa agad na kumuha ng bahay nang hindi niya napag-iisipan ng maganda. Kasi po pag kumuha ka ng bahay rito, yung kontrata is 1 year. Habang hindi tapos yung kontrata, hindi ka pwedeng umalis. Once na gusto mong i-break yung contract, magbabayad ka po ng 3 buwan na penalty. Kaya dapat pag kinuha mo yung bahay, sigurado ka na.
Kaya nga po, ayan o, napakalaking bagay na may kakilala kayo o kaibigan kayo sa mga lugar na pupuntahan nyo rito sa Canada. Ngayon, kung wala naman, may sasuggest ko sa inyo is mag-check po kayo sa mga Facebook page ng lugar na pupuntahan nyo. Baka po may makausap kayo ron na willing na tulungan kayo o kaya willing na patuloyin kayo sa mga bahay nila sa loob ng ilang gabi hanggang sa makakuha kayo ng ano, nanguupahan yung mga bahay rito. Ngayon kung wala talaga kayong mahanap o makausap na tao na pwedeng magpatuloy sa inyo, wala po kayong ibang choice kundi mag-hotel o mag-motel. I-google nyo na lang po kung ano yung pinakamurang motel na mapupuntahan nyo malapit dun sa lugar na kumbaga pupuntahan nyo. Yun lang po ang pinaka the best solution dun. Wala kayong magagawa kasi nga wala kayong kakilala dun sa lugar. Etong nilalakaran ko po hanggang doon. Tapos dito sa harapan yan, paupahan din yan, paupahan din dito, paupahan dito. Kumbaga hindi po question yung ano, kung saan kayo uupa. Kumbaga hindi po question yung paupahan bahay kung meron ba o wala. Bali ang magiging ano lang, ang magiging tanong lang is magkano yung budget nyo tsaka ano yung klaseng bahay na pasok sa budget nyo. Ganun lang po. Ngayon pagdating naman po sa school para sa mga bata. Marami rin namang school. Ito school po yan. Katabi niya park. Nelson Mandela Park. Tapos hindi ko alam kung anong school to eh. 5 years old pataas. Sa school na po yan. Pwede nyo na pong i-enroll yung mga anak nyo sa eskwelahan. So kahit pa paano po, magkakaroon kayo ng libreng oras para magtrabaho kung gusto nyo pong magtrabaho ng mag-asawa. Ngayon naman po, kung yung anak nyo naman po is 1 year old to 4 years old, I think pwede po, may nakita po akong ano eh, gardery na may mga infant, as in mga sanggol pa, nasa gardery na ano. Kumbaga, yung gardery po, yun po yung lugar kung saan dinadala yung mga bata, tas mga may mga nag-aalaga po ron. Merong subsidized ng government, meron naman pong private. Siyempre, pag private, medyo may kamahalan. Pag subsidized, makakatipid ka. At ang bayad po ron is weekly. So, pwedeng-pwede po kayong ano, magtrabaho, mag-asawa. Kasi po, yun nga, no? Kung parehas kayo may trabaho sa umaga, dalhin nyo lang yung mga anak nyo sa gardery o kaya sa school, then pasok na kayo sa work. Pagdating naman po sa trabaho, ang masasabi ko sa inyo is marami po kayong option. Pag pumunta po kayo sa Indeed at sa Job Bank, i-filter nyo lang po kung ano yung schedule na gusto nyo. Pang umaga, pang hapon, o pang overnight. O kaya kung gusto nyo part-time o full-time. So, marami po kayong option. Kaya, kumbaga makakahanap at makakahanap po kayo ng trabaho o oras ng trabaho na tatama po sa oras na kung saan yung mga anak nyo isa pwede nyong dalhin sa school o kaya sa mga gardery. Pagkatapos naman po, transportation. Tama-tama. Nandito ako sa metro station. Ito po yung metro station ng Plamondon. Dito po sa lugar namin, merong metro, tapos meron ding bus. Siyempre, may taxi, may Uber. Kompleto po sa ano, kompleto ang transportation dito. At masasabi ko po na okay naman yung ano, yung pagbiyahe rito kahit wala kang sasakyan, medyo hindi ka mahihirapan. FYI lang po, hindi lahat po ng lugar dito sa Canada is katulad dito sa, hindi po lahat ng lugar dito sa Quebec, hindi po katulad dito sa Montreal na kung saan accessible po yung ano, yung transportation. May mga lugar po na hindi napupuntahan ng bus, kaya
eventually may isipan nyo rin talaga na ano, kumuha ng sasakyan kung gusto nyo makapunta sa mga lugar na kung saan walang mga public transportation. Yan po mga tindahan, mga marche. Ewan ko kung tama yung pronunciation ko, kung marche o ano, marche, netoye, laundry shop, mga kung ano-anong ano, kung ano-anong meron dito. Ganun sa sakay ni sir. Mas maganda po sana no kung mapupunta kayo sa mga lugar na kung saan maraming mga Pilipino. Kasi hindi po lahat ng lugar na pupuntahan nyo rito is maraming Pilipino. Lalo na banda sa countryside. Kumbaga marami pong ano rito eh, kumbaga ano ang tawag rito. Karaniwang countryside kung saan na medyo ano medyo malayo kayo sa mga establishment, sa mga maraming pasyalan na yung tamang nature treating, marami rito hindi kayo mauubusan. Pero pag nasa countryside kayo, medyo malayo kayo sa mga mall, ganun. Pero sigurado ho, merong Walmart or mga kumbaga bilihan ng mga basic necessities. Yun lang talaga, medyo nakakainip kasi medyo may kabagalan yung buhay pag sa countryside kayo napunta. Kaya po hindi kami makaalis dito sa Montreal kasi kumbaga ito po Montreal City. City na po ito. Kumbaga aksa napakaraming bagay. Mga kainan, maglalakad-lakad ka lang, konting lakad. Kumbaga, nandiyan na yung butika, mga eskwelahan, mga pamilihan, tapos madami pang pamilihan dito ng mga, kumbaga, Filipino grocery store. Kaya po, mahirap iwanan yung Montreal, pero napakamahal po ng ano rito, ng cost of living. Yun ang isa sa downside. Ngayon pupunta ako sa Tim Hortons. Bibili akong kape. Ayan no, bus. Yung bus pala rito, mga dre, kumbaga may number system din. May particular na ruta yung number ng bus. Kaya may kahirapan din talaga na ano. Kumbaga, makakailang sakay ka minsan, nakakailang transfer ka ng bus bago ka makarating sa pupuntahan mo. Countryside living, paano ba yung klase ng pamumuhay? Countryside. Parang ganito po, no? Uuwi kayo sa trabaho, alas 4 pa lang ng hapon, pero, parang ano, ito, tahimik. Ang tahimik ng lugar. Wala masyadong tao sa labas. Parang yung ganun, parang sa probinsya. Pag nasa probinsya, parang maaga matulog yung mga tao. Bihira maglalabas, di ba? Yung malalayong probinsya. Usually, kami naman kasi rito, trabaho-bahay lang talaga. Pag weekdays po, trabaho-bahay lang kami. Usually, pagtitipon o kaya yung kita-kita yung mga kaibigan is weekend. Sabado, Linggo. Kung walang plano sa malayong lugar, katulad ng dadayo sa mga beach o sa malalayong park, usually, sa malalapit lang na park dito, may mga barbecue, ganyan. Kwentuhan lang, get together. Ganun ang kadalasan dito. Ano po, bihira rito yung ano, parang walang kapitbahay. Yung, alam mo yun, lalabas ka ng bahay, nandiyan na yung kapitbahay mo.
magkikwentuhan na kayo. Hindi ganun, walang ganun dito. Siguro dahil masyadong busy, ganun. At saka siguro dahil na rin sa style ng mga bahay. Yan, katulad na ganyang bahay. So, hindi ka basta-basta makikita. Hindi mo basta-basta makikita yung kapitbahay mo. Silyado yung lugar. Ano po, no? I think, depende sa probinsyang mapupuntahan nyo sa Canada. Kumbaga, iba rin yung ano. Iba rin yung mga pagklase ng pagkakagawa ng bahay, di ba? Baka yung iba, mga single house lang. Ito, karaniwan kasi rito sa lugar na to is mga apartment talaga. Kahit saan ka tumingin dito, puro apartment po. Kaya kung papunta kayo sa Canada, ang iintindihin nyo po talaga is kung saang lugar kayo kukuha ng bahay. Lalo na't hindi po provided ng mga kumpanya nyo yung ano, yung accommodation nyo. Yun ang isa sa pinakamahirap na magiging decision nyo. Ngayon na gaya po ng sabi ko, kung doon po kayo sa lugar na medyo maraming Pilipino, mas okay po yun, mas mapapadali yung ano nyo, yung buhay nyo, kumbaga. Ayan po yung ano, pakita ko sa inyo yung sinasabi kong gardery. O alam nyo po yung bigyan ko ng kayo ng idea sa gardery. Pag ano po, pag parang private. Parang ako, kasi ganun po yun eh, pwede kang mag-apply sa government para mag-alaga ka ng mga bata, magte-training ka lang. Tapos halimbawa kami pong mag-asawa, no, mag-a-apply sa government para mag-alaga ng mga bata, bibigyan kami ng lisensya. Ngayon, pwede na kaming ano, ganyan, no. Yan, child care services. Diyan po dinadala yung diyan po dadalhin yung mga bata, mga anak nyo, di ba? Papaalagaan nyo dyan, dadalhin nyo ng alas 8 ng umaga, kukunin nyo ng alas 4 ng hapon. Gagawin nyo yun araw-araw habang may pasok kayo, di ba? Kasi pag I think pag weekend, sarado rin yata sila. Ngayon dito na naglalakad, kaya ganda ng lugar nila. Mga paupahan po yan. Paupahan bahay. Ano po to? I think 3 blocks away sa ano namin, sa street namin. Isa rito, tapos dalawa, pangatlo doon kami. Ano yata to? Kent Avenue. Parang akala nyo po ano siya, no, yung ano man tawag rito, village, kasi mapupuno. Pero ganun po halos lahat ng street dito, mapupuno talaga siya. Kaya maganda yung ano niya, maganda yung dating, parang pangmayaman, di ba? Pero mga nangungupahan po lahat, halos nang nakatira dyan. Kagaya rin po namin. Alue, ayan po, alue. Pag ganap po kayo ng bahay at may nakita kayong ganyan, alue, tawagan nyo lang po yung number, ibig sabihin po nyan for rent. Tawagan nyo yung number, mag-inquire kayo. Nang sa ganun po, malaman nyo o makita nyo yung bahay. Usually po, pag naghanap kayo ng bahay rito, no, ayun nga po, gaya ng sabi ko, tawagan nyo yung number, sabihin nyo, naghanap kayo ng apartment, tapos sapuntahan nyo yung apartment, check nyo kung magustuhan nyo, di sabihin nyo sa may-ari o sa caretaker, para mabilis yung maging mabilis yung paglipat nyo. Ngayon na napag-usapan natin yung sa mga bata, no, may mag-aalaga na o kaya sa school, sa trabaho ni Mrs. Kung gusto niyo magtrabaho ng dalawa, pwede, ang daming trabaho rito. Tapos sa pag-grocery, hindi po mawawala kahit ang kayo makarating siguro dito sa Canada is yung Walmart or Max NC. Mas madalas kami sa Max NC, mas malaki yung Max NC. Doon kami bumibili ng bigas, nag-aantay kami ng sale.
Kasi pag ang 8 kilong bigas, pag hindi po naka-sale yun, umabot ng $17 to $20. Ngayon, pag nag-sale po siya, minsan $10, pinakamababa, hanggang $13. Yung walang tax yung bigas eh, kaya buti na lang, di ba? Kagawin namin, pag nag-sale yun, bibili kami ng marami, i-stack namin. Para kahit matagal siya bago mag-sale uli, at least marami kaming stock. Tapos, sa pagbili ng damit, dati inisip, saan mabibili ng murang damit? So, yun, na-discover ko yung Urban Planet. Laging may sale, $5 lang, makakabili ka na ng t-shirt. $7, $8, yung mga ganon. Kung mahilig kayo sa signature, wala namang problema, di ba? Pero kung nasa ano kayo, nasa countryside kayo, baka hahanapin nyo pa yung pagbibilhan nyo kung saan. Baka malayo-layo ng konti. Tim Hortons, Starbucks, mas marami yung Tim Hortons. Kasi ang Tim Hortons dito parang Jollibee sa Pilipinas, kada kanto meron. Yung Starbucks, bihira kasi nasa mga mall. Hindi po ibig sabihin pag naka Starbucks, social na. Kumbaga normal dito yon. Sa Pinas, syempre kasi may kamahalan nga kumpara mo sa kinikita. Kaya parang social ang dating pag naka Starbucks ka. Pero dito, hindi po. Kahit sa mga ano rito, kahit mahirap nga may sasakyan eh. Kasi mangot ka. Bata kasi mangot ka. Idol ko yan oh. Talagay ko sa YouTube to. Ano yan si Kabayan? Nagtatrabaho dun sa pinagtatrabahuhan ko sa Alahasan siya. Dito na, pakarami talagang Pilipino rito. Kaya kung pupunta po kayo sa Quebec, katulad si Sir no, yung nasa Singapore, kung may sasakyan lang sana agad siya, mas maganda kung dito siya titira. Yun nga, no, kasama niya kasi yung pamilya niya, dalawang anak niya yata. Kaya lang, dahil wala siyang sasakyan, kung dito siya kukuha, may hirapan siya. So, ang may sasuggest ko sa kanya, kung sakaling pakipag-communicate pa siya sa akin bago mag-September o bago siya makarating dito, is dun siya kumuha sa may West Island. Hindi po kayo mahihirapan masyado. Siguro sa unang buwan, medyo mangangapa kayo, di ba? Pero once na, kumbaga, mapamilyar kayo sa lugar, lalo na pag may mga Pilipino kayong kasama o mapapagtatanungan, magiging mabilis po yung ano nyo, pagkagamay nyo sa lugar. Kaya talagang napaka-importante po na yung pupuntahan nyo, sana, may kakilala kayo, o kung hindi man, is yung may mga kababayan tayong Pilipino na nasa paligid nyo lang, malapit lang sa inyo. Anyway, baka po, mas malamang po sa trabaho na pupuntahan nyo rito, may kasama kayong Pinoy. Sir, yung nasa Singapore po, yung nagtanong sa akin, may nakausap kami, na isang kakilala namin, may mga Pilipinong nagtatrabaho doon sa pinapasukan niya. At yun nga ang nagsabi na doon sila nakatira sa West Island. So, kaya naisip ko na isasuggest ko kay sir na doon na rin siya kumuha ng bahay sa West Island. At least baka pwede pa siyang makikarpool doon. Kahit saka magpaikot-ikot, puro paupahang bahay po rito. Kaya madaming bahay. Yung tanong lang is, kung saan ka magtatrabaho, kung magiging malapit ba sa'yo, dapat ang kunin mo malapit sa'yo. Papahabol ko pala yung mga bangko. Dre, mas maganda, kung ano yung malapit sa yung bangko, syempre yun yung kunin mo. Kasi kumbaga, hindi katulad sa atin, no, na lahat ng ATM machine nasa isang mall, hindi ganun dito. Tapos, ang ano pa, may charge sila. Pag nag-withdraw ka sa hindi mo bangko, may charge silang $3.50. Pag nag-inquire ka, $2. Kaya dapat ang gagamitin mo lang na ATM machine is yung kung ano yung bangko mo.
So, ayun lang mga dre, no. Sana kahit pa paano makapagbigay sa inyo ng ano to, ng idea o konting ano, kaalaman ng sa ganun eh makatulong ng konti, yun lang. Ingat kayo mga dre at naway makarating kayo sa Canada ng maluwalhati.